Isa pong magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ayan, nandito po ang inyong lola Inday sa kusina. Tayo po ay magsasain ng kanin kasi mag-aaral sa kusina ng tanghali. Kamusta po kayo? Sana po ay sa mabuting kalagayan lang po kayong lahat. Maaga pa ang inyong lola Inday ay magpasabog na ng kanyang mga shorts videos. Pag-good vibes lang yan, mga kaibigan. Para kung meron mang makakita ng ating video na medyo malungkot, baka mapangiti po natin sa ating mga shorts content. Alam niyo po, ng panahon ngayon, napaka-init. Sobrang mainit na po ang panahon. Hindi po advisable na tumatay sa labas ng bahay. Dahil grabe na po ang init ng panahon. Ang ating pong nino ngayong tanghali ay ginisang sulong repolyo na may konting sahog na karne. Yan ang ating pinakuluan ko na po yung pinakuluan ko na yung karne at patutuluan ko yan ang tubig para po ubisan kung hindi pa na yung sibuyas bawang. Lang po dito sa aming lugar, maraming tubig. Sagana po sa tubig. Naku, wala nang laman yung timba. Hindi ko yung bidas. Paano bang bubuksan ito? Bakit nabukas nito eh. Ay, naku. Yung marunong. Magbukas nitong Sabi mo muna ito dito dito sa... Ano ba ito? Ako na. Excuse me. Isasalin pa sa timba. Alin na natin dito. Ayun, magbubugas muna. Bago magsaing para wala pong walong-walong sa lababo. Ito lang po yung trabaho natin, mga kaibigan, kasi masarap yung kalimbaro. At ulit lang naman po ito na trabaho ng buhay natin. Mabuti na lang at tignan natin magsasawaan yung trabaho sa loob naman. Masali ko ito sa Hotel Best Dog Park na trabaho. Ayan.
Sige, ilagay mo na. Kuha niyo lang ito. Yung ating tarin. Malapit na matuyo. At hindi ko muna itong ating magagal. Pwede na naman ang mga kaibigan, ang bilis ng araw. Kapapun, ilunis lang yun. Sabado na ulit ngayon, bukas, ilunis na naman. Ngayon, tapos na naman ang April. Tapos, isang buwan, birthday na naman. Iwa na po, siguro ang day mo, next month. Salamat sa Panginoon kasi sinan tayo. Dati, alam mo, hindi ako aabot ng 60. Ngayon, hindi ko pa rin naman. Salamat sa ating Diyos. Tulog na yung safety? Hindi po. Nalaro? Hindi pa nakatulog? Hindi. Yan mga kaibigan ng ating trabaho. Trabaho ng mga nanay. Mga nanay nakakabilib din eh. No day off. No holiday. No 13 month pay, no salary, pero nakakatagal pa rin ang mga nanay. Minsan yung tubo natin eh, consumption pa, di ba mga kaibigan? Pero ayos lang yan. Paul, iwanin na si Buwis at bawang. Yan mga kaibigan. Ito na yung tubig ng ating nilagang parmi. Yan, lumuyan na po natin yan ituloy. Isain po muna po ng kanin. Saan yung tabo ng bigas? Andun. Silalim? Ano? May kanin pa. Ang tapo dito sa ano? Pagpunin pa tayong kanin mga kaibigan. Ano? Bawaw. Kami po yung 10 kilong bigas. Mga ano po yun. Kulang-kulang dalawang linggo. Hindi po masyadong mag-absorb kami sa bigas. Tignan
natin itong bago natin magigas. Hindi ko alam po ano nito kasi bago pa lang kung maalsa siya o hindi maalsa. Pagpain ko po itong ano. Ang panin. Baby pa, hindi natin alam kung ano yung nararamdaman nila kasi hindi po sila marunong magsalita. So, yan po ang ano eh. Mga pinagdadaanan ng isang nanay na nanguhula tayo kung ano yung nagawin natin. Araw-araw po tayo ay hindi naman namang problema, kundi nag-iisip kung ano naman ang ulam, ano naman ang yung luto. Kasi umiikot lang po yung ating ano eh, ulam, manok, karneng baboy, gulay, ano pa ba? Kung hindi sinigang, tinula, nilaga, adobo. Ulit-ulit lang po yung ating putahe. Pero ngayon, mag-aan po tayo. Magigisa po tayo ng ano? Ng saan pa natin ilalagay itong ating yan. Isa po tayo ng kailangan mga kaibigan na para makita niya po yung ating iluluto. Yan. Adjustable po itong ating kalan. Yan. Ito po ang ating karne, nilagay ko na po yan. Pinatuyuan ko na po yan ng ano, sabaw. Pero mostly po ng ating karne ngayon ay laman. Kaya wala pong gaanong taba na
pwedeng magmantika lang. Marami. Sirog mo yung ating mantika. Ito lang, kunti lang. Lagyan po natin ng kunting mantika lang. Pangbisa-bisa lang siya. Para makasubuyas. Yan po. Pwede yung iniwan eh. Bunso na. Sibuyas at bawang pino. Repolyo. Ganyan lang muna. Ito po yung repolyo natin mga kaibigan. Sinugasan na po yun. Madami. Kasi, para po madami yan, para po pag nagutom po yung nagpapa breastfeed, anytime, pero meron pa po siyang makain. At, maganda daw po yung repolyo. Hanap tayo. Hindi pang meron dito. Wala na po tayong ano. Wala na po tayong oyster sauce. Gamitin na lang po natin ay konting soyo lang. Ito po ang ating tulo. Para lang nakalasa ng konti ang ating binitang tulo. Masyadong magluluto ng ganito. Solo-solo lang gulay. Kasi mostly ng repolyo ay nilalagay ko sa pansit. Ito po ay binisa lang. Ito ang ating karne. Halo-haloin nyo na natin. Tapos lagyan po natin yung kaibigan ng sabaw. Bukasin na lang natin ito mga kaibigan. O diba? Pag Pilipino ka, ganyan ang design. Yes. Parang ang takal-takal. Yan. Ayun yan. Ganyan tayo mga Pinoy. Para-paraan lang yan ang buhay. Doon tayo sa mas mabilis, mas madali, mas asigurado. Hindi po kasi ang pagluluto, hindi po yung magaya ng ano, pagdadrive. Slowly but surely. Pero pag nagluto ka, dapat mabilisan. Dagdagan po po natin ng konti. Huwag makikuha po ng tubig na inumin. Para merong sabaw ang ating anak na nagpapag-breastfeed. Kaya sana yung mga nanonood ng ating vlog o video, pagkailangan ka dyan. Pinagawin sa pichil yung laman. Maunawaan nyo po kung bakit marami kaming sabaw sa amin.
ulam kasi nga po. Meron po kami na anak ng nagpapa. Breastfeed. Meron po kasi tayong kaibigan dito sa ating channel na bakit ang daming sabaw ng adobo. Yan po ang ano dyan. Sabi ko naman, sana pakinggan muna yung ano, yung ating sinasabi habang gumagawa o habang nagluluto ng ulam para maunawaan kung bakit tayo ay nagsasabaw ng marami. Ito, katang-tama lang po ang sabaw nito mga kaibigan. Tapos lagyan natin siya ng not sponsored konting sarap para po magkalasa. Yan. Maganda naman po sa ating health itong ano, itong repolyo. Ang repolyo, madali lang po yan iluto, mga kaibigan. Pero ako ayoko ng ano, half-cook na repolyo. Gusto ko yung medyo luto naman. Asahan po muna natin ang sabaw. Kunting asin pa. Hindi lang yung tuyo na ating nilagay. Asin na lang kasi ligtas yung asin kesa tuyo ng ating kanin. Ay, pagdulo. Okay na siya. Hinahan natin ang apoy. Tapos ito naman ating binisang repolyo. Kaya may ay pakakainin ko yung aking manugang. Dahil nakailang beses na dumede yung aming ako. Kawala naman. Matyaga din po talaga. Mga magaling, marunong mag-alaga ng anak. Kailangan ang nanay, malakas ang loob mo eh. Sa pagharap bilang isang nanay kasi kailangan talaga nating maging strong tayo. Lalo mo sa pag-aalaga ng mga baby pa. Ay, talaga naman. Di ba mga kaibigan? Hindi ganun kadali. Ang maging nanay at hindi rin ganun kadali ang magpalaki ng anak. Bago man yan lumaki, bago man yan dumating ng 7 years old, katakot-takot muna yan ang pagsubok ng buhay. Mga lagnat, buong sipon, in Jesus' name. Pag malaki naman, pag teenager naman na, hindi naman yung kaba natin. Ay, baka makahamak. Pero pag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, i-exam po yung ating kaba. Yan mga kaibigan, luto na po yan. Yan, para maluto pa po siya. Yan, patayin na po natin. Yan. Okay na po yung ating repolyong ginisa. Ito naman po ang ating kanin. Ito na po yung nilagay kong tubig. Tapos ito po yung sobrang kanin kagabi. Sayang po yan. Kung hindi po natin nalagay. So, isapaw po natin ito para uminit. Yan, napakamahal po na bigas ngayon mga kaibigan. Kaya, nakapanilabot kapag tayo ay nag-aksaya ng kanina. Hindi po ba? Ang bilis lang mga kaibigan. Ito yung ating init-init pa. Ang ating nilagang dahon ng guyabano at saka bayabas. Tayong bugasan.
uli ang ating tugasan. Nakakatawa ang buhay, mga kaibigan. Pagkatapos maghugas, maghugas uli. Yun lang po eh. Para makita niyo po ang ginagawa ni Urenday, kung gaano kabisi. Salamat sa Diyos kasi talagang nagkakaroon pa po tayo ng time na ano. Uy, baka makapiray tayo, may music. Paul? May naalang music, baka makapiray ako. Yan, hindi ko napansin yung mga kaibigan na may naalang pa-music ang ating mga anak. So, yun. Salamat sa Panginoon kasi binibigyan pa tayo ng Panginoon ng lakas at isipan at yung eagerness sa puso natin na gusto natin gawin ang isang bagay na masaya tayo. Yan, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Nakakapagbasa pa po ako ng salita ng Diyos. Ipapagpatuloy ko po yung aking sinimulan mula po noong January na atin pong tatapusin ang laman ng Biblia na basahin natin from Genesis to Revelation. Kaya ng Tagalog po, mga kaibigan, ang ating ginamit kasi marami naman po tayong mga kaibigan at subscribers na mga kababayan natin kahit may mga sa ibang bansa. Tagalog pa din yung mga kababayan natin nandoon. Eh, sorry naman sa mga hindi Pilipino na hindi naiintindihan ang ating mga sinasabi. Pero may ano naman eh, may chapter at saka verse naman yung, ay may chapter naman po yung ating binabasa na Biblia. Kaya pwede po nilang sundan sa English. Basta ang halaga mga kaibigan, habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, may ginagawa po tayo para sa Panginoon. Hindi po yung para lang sa ating mga sarili na gawain. Masaya po tayo kapag hindi po tayong ginagawa para naman sa Diyos. Kasi ako kung puro nilang sa pamilya ko ang aking gagawin, wala na akong gagawin pa para sa Panginoon. Hindi po ako masaya. Kailangan po talaga bigyan po tayo ng oras para sa salita ng Diyos at pagkakataon na makapag-gawa ng mabuti at ang pag-gawa ng mabuti ay bunga po yan ang ating pananayon at pananampalataya sa Diyos. Kapag ang isa pong ginawa ng kabutihan, malalaman po natin yan kung yan po ay bunga ng ating pananampalataya kasi may kalaki po yan na compassion, ng love, ng burden habang ating ginagawa. Hindi po natin yung ginagawa na kasi gusto natin mapapurihan lang tayo. Masabi na, uy, si Ulenday, si Rayleigh Mix Stories, si Nani Rayleigh, ang bait naman kasi tinulungan ako, hindi po ganun. Ibig sabihin, ginagawa po natin ang isang bagay na mabuti para po magbigyan ng karakalan ng ating Panginoon at maitaas ang Diyos sa ating mga buhay. Ibig sabihin, nakakagawa po tayo ng mabuti kasi napakabuti rin ng Diyos sa atin. Hindi po tayo gagawa ng kabutihan na tayo po ang maitaas. Kundi, laging ang pangalan ng Panginoon ang ating itataas. Kaya mga kaibigan, tayo po ay patuloy na manalig at ipadama po natin yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Po, dito po tayo kasi maglilinis po ako ng mesa. Yung aming kusina na grugi. Ayun, may mga asiento pala dito. Doon na ito. Para wala pong kalap dito sa mesa.
dali lang naman po mag-linis talaga ng bahay pag masaya po ang ating kalooban habang gumagawa. Ito po yung ano, yung lumang linoleum. Tapos, nawarap ko siya. Parang ang hinayang naman ako ng kaibigan na itapon. Kaya ginawa ko siyang parang placemat. Yan. Marami po akong placemat dyan ng mga tela. Pero ito po, ano po ito kasi. Madali rin po siyang punasan. Ano din yung maraming mga kung ano-ano sa loob ng bahay, mga gamit-gamit na hindi naman na talaga masyado ginagamit. Ang pasipit lang sa bahay, kaya pwede kong sinasabi sa akin mga anak na may mga pamilya na huwag silang maglagay ng mga kung ano-ano sa loob ng bahay nila na silang ano lang eh hindi nila gagamitin. Kasi sayang po ang ano, sayang po ang pera. Sobrang nakakapanginayang po ang pera kapag sa simula lang ay masaya tayo kasi nagkaroon tayo. Pero kung meron pa din naman, eh, huwag na natin ano, nagdagan pa ang kalat. Yung tanghalian. Pwede nang kumain ang mga membro ng pamilya na nagugutom. Hindi po kasi pare-pareho yung ano, mga kaibigan. Hindi pare-pareho yung aming gising. Kaya hindi kami nagkakasabay sa pagkain. Diyan lang. Ay, diyan. Walis muna tayo mga kaibigan kasi dami pong kalat. Yan. Computer po ito eh. Apat po yan. Binili ko po yan. Sa Japan-Japan ng mga surplus. Kasi na ang aming buwan eh pang 4-seater yung meta. Round table. Kaya isipan ko na ito na magiging. Para may ito. Alam niyo mga kaibigan, yung round table na yun. Binili ko po yung sana. Isang matanda ng 500. Tapos inayos ni Mister para mas matibay. Tapos ng pandemic, yung mga salamin na galing po sa mga restaurant, hotel na nagsara. May nagpinto po sa akin. Ayan po, ang kapal-kapal po yan. Parang half inches, half pence. Ang kapal po niyan. Binito po sa akin ng 800. So, sakto po sa amin na round table. Kaya yan. At paano ay merong salamin ang round table. Tapos ito naman po. Doon po sa mga Japan-Japan na namang surplus. Binili ko po ito. Mas mahal po ito. Parang binili ko po ito ng 4,000. 2016. Tapos
tapos pinalagyan kay Mister ng ano, paa, para maging table talaga. Kasi yung mga Japanese style na yan, bababa lang ang mga paa niyan. Kasi naka-squat lang po sila karamihan pag kumakain. Tayo mga Pilipino, hindi po tayo naka-squat kumain. Talagang ganito po yung standard natin, mataas. Kaya yan, pang pasikip uli. Nakapanghinayang naman kung ibigay sa ating mga nasisipag ng mga basurero kasi napapatimbangan po yan. Pag lumipat na po yung aming mga anak sa kanilang mga bahay na sarili, pwede na po lang dalhin yan kahit saan dyan. So, ganun lang mga kaibigan. Tayo po ay nakawalis na, nakalinis na. Ipagpapatuloy ko po yung ating winalis. Ayan. In-in na po yung ating kanin. Tapos yung ating tawag dito. Tingnan nga natin kung luto. Mga kaibigan, iluto ko pa ulit. Matigas pa yung repolyo. Yan. So, hanggang dito na lang mga kaibigan ang aking video for today. Yan, video ko, no? Pero masaya po ako kapag pinapanood niyo po ako. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat muli at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Ipagpatuloy ko po muna ang aking pagwawalis. Bye-bye po!